guys, welcome po sa ating vlog. Ayan. Nagkaroon na po ba kayo ng ganito monetization limited sa inyong Facebook account? O account warning sa status ng inyong Facebook page? Na kung saan ito ay nagkakaroon ng privacy issues. Lalo na dyan sa mga monetize na ang kanilang mga page. Yung stars, ads on reels, bonuses, and stream ads. Walang silbi yan kapag meron kayong policy issue. Kaya nitong nangyari sa aking Facebook account, guys. Ayan, hindi man ako eksperto, pero based po sa aking sariling experience, ganito po yung laging nangyayari sa aking account. Kaya gusto ko lang po i-share sa inyo, guys. Ayan. Bago natin ituloy itong aking vlog, guys, ayan, baka pwedeng makahingi po sa inyo ng konting subscribe. Ayan. One subscribe, mag-comment po kayo kung may katanungan po kayo, and then pwede nyo pong i-share ito. Ayan. Thank you so much. Ganito kasi yung nangyayari sa aking Facebook account. So kung makikita nyo, original content po yung in-upload ko, pero nagkaroon pa rin ako ng policy issue. Hindi naman ako gumamit ng copyright music po dyan, kundi yung bunga ko lang ang nagsasalita dyan, ayan o. Pero nagkaroon pa rin ako ng policy issue. At pati yung earnings ko po dyan is restricted po siya. As in, so ilang araw po na sinubaybayan ko yan, kaso wala. So dalawang paraan lang yung pwede nating gawin dito. Pwede tayong mag-appeal or pwede nyong i-delete ang video. Ganito lang, guys, kung alam nyo naman na wala kayong nilabag sa policy ni Meta, ayan, so pwede tayong mag-appeal. Or kung talagang gusto nyong wala nang itchi-burichi, i-delete nyo na ang yung video. Kaso nga lang, sayang po yung pinaghirapan yung ginawang video para lang ma-upload yan, diba? So kung ayaw nyo namang i-delete ang inyong in-upload na video, ayan, meron pang isang paraan ito. So sundan nyo lang po ito, guys, itong isang ginawa ko na paraan. Mag-report problem tayo. Okay, if nasa Facebook page po kayo, pindutin nyo yung larawan nyo sa kanan. I-scroll down, hanapin nyo yung report a problem. Ayan, may lalabas po na ganyan. And then, pindutin nyo yung continue to report a problem. Ayan, tapos ganyan po ang lalabas. So, dito mag-create po tayo ng report natin. Ayan. Okay, so huwag nyo kalimutan, i-screenshot nyo muna yung problem. Ayan. Para i-include po natin yan sa report. Okay, guys, so ito po yung ginawa kong describe issue. Ayan, so pwede nyo naman po itong kopyahin. Ayan, so ilalagay ko na lang po yung ano dyan. Ilalagay ko, i-edit ko na lang po yan. Then pwede nyo i-copy paste po yan para yan po yung isi-send nyo na report. Ayan, okay, so check nyo ito, guys. Ayan, so nilagay ko dito, guys. Ayan, hello Facebook account, warning to my Facebook account. I don't know about Facebook guidelines. Now I know about Facebook community guidelines. So in the future, I will follow Facebook community guidelines. So please remove the warning option in my Facebook account. Ayan, thank you so much. Ayan, guys, so pagkatapos po yan, ayan, pwede nyong i-finalize po ang inyong report. Ayan, so kapag ready na po kayo dyan, ayan, i-upload nyo na po yung in-screenshot nyo na problem ng inyong Facebook. Ayan, so pwede kayong maglagay dyan ng isa, dalawa, pero sa akin tatlo po yung nilagay ko na screenshot na problem ni aking Facebook. Ayan, so pagkatapos nyo na po yan, ayan, isend nyo na po yan. Ayan, guys, so salamat po sa inyong panonood. Ayan, so pagkatapos po yan, mag-antay lang po tayo ng 2 to 3 days and then mag-i-email po si ating Facebook. Ayan, okay, so thank you so much.